everyone, welcome back again to my channel, and this is Rems. Anyway, how are you guys? Ayan, because of the COVID-19, so yung mga tao ay nagsa-self-quarantine ngayon. And ang gagawin natin today is pupunta tayo sa mall. Kung may mga taong nagpa-panic buying ba, or may mga nawalan ba ng tissue, nagkaubusan ba ng pagkain, mga groceries and all, i-check natin kung nagpa-panic buying ba sila dito sa Korea. Kasi alam nyo naman na dito sa Korea ay marami na ring na-impact dyan sa virus na yan. And i-check natin kung may mga nagpa-panic buying pa dito sa Korea, kung kumusta ang lagay dito sa Korea. And yun. So ngayon, on the way na tayo guys, and I'm wearing my sleeveless from Uniqlo, and I'm wearing this, my coat from Moda, I don't know, Sophia ba to ang brand niya. And of course, nakamaong ako kasi mainit na guys, and kailangan manipis na yung ating susutin kasi mainit na. Pag nasa labas ka lang malamig, mahangin kasi eh, ganun. Anyway, I'm driving right now, and on the way na tayo papunta ng mall, i-check natin kung anong mangyayari, or may mga naubusan na ba ng tissue. Kagaya kasi sa Pilipinas, grabe, hindi lang sa Pilipinas, nag-check din ako sa ibang lugar like Japan, Italy, even in Hawaii, because my friend, nakita ko yung post din ng isa kong kakilala from Hawaii. And nagkaubusan na nga ng mga tissue and all, mga delatas yata. So yun, i-check natin dito sa Korea kung nagkaubusan na ba ng mga tissue and delatas and all. Pero ang alam ko dito sa Korea ay yung naubos lang is mask. Yun lang yung alam kong naubos ngayon eh. Pero ngayon meron ka nang mabibilhan, kasi syempre dito sa Korea kapag may mga ganyang sakuna, maraming nagdo-donate. Kagaya nung mga sikat na artista, yung mga mayayaman na artista, yung mga sikat, kahit hindi yung mga mayayaman, nagdo-donate sila guys. So kagaya ni Lee Min Ho, kung alam nyo yun, Lee Min Ho, ang laki ng dinonate niya dito sa Korea para sa COVID-19. And sana sa ibang bansa ganun din ang mangyayari, yung mga may mga kaya and mag-donate sila, lalo na sa Pilipinas ngayon naka-lockdown and hindi nila pinapayagan lumabas yung mga tao. Kagaya kahapon yung nanay ko, dapat ipapadental niya yung mga pamangkin ko, pero naharang sila, hindi sila nakarating sa city. Palabas pa lang sila ng tawag nito, dun sa barangay namin, and may nag-checkpoint na dun, hindi na sila nakapunta dun sa dental clinic. So ang nangyari, umuwi na lang sila, and even mag-grocery, hindi na rin sila nakapag-grocery kasi hindi na sila pinayagan pumunta ng city. So, ewan ko, siguro sa store, doon na lang sila mag-grocery. Maubos siguro yung laman ng store. Imagine mo ba naman ng 30 days, magsa-self-quarantine ka. 30 days ba yon? Yung in-announce ni Duterte. 30 days, ayan. So, ewan ko. So, hopefully, sooner talaga mawawala na si virus, kasi syempre ang dami nang naaabala. Even me, hindi na ako nakakapag-work because of the COVID-19. Ilang weeks na akong hindi nakakapag-work kasi ang work ko is a caregiver, and mahirap kasi magtrabaho kasi yung mga inaalagaan namin dun is mga matatanda. So, di ba yung mga matatanda, mahina na ang immune system nila, and mas mabilis silang kapitan ng virus. Kaya yun, pinag-iingat naman nila kami na wag mo nang pumasok yung iba. Para lalo na sa akin, kasi ang bata ko pa. Ako yung pinakabatang nagkatrabaho doon, and yun. Maybe next week babalik na kami, kasi parang yung news dito, yung mga na-infect parang bumababa na, parang wala na masyado. And sana, and I'm hoping talaga na maka-recover tayo. Tayong lahat, hindi lang dito sa Korea, all over the world, sana makarecover tayo sa sakuna na ito. And ayun, always wear mask kapag lalabas kayo guys.
please maging aware tayo sa mga nangyayari sa mundo, and kailangan linisin natin ang ating mga kamay, hugasan natin ng maigi, and kapag may mga ubo tayo, kailangan natin takpan yung ating bunganga para hindi mag-spread sa ibang tao. And yun, ang pinakamabuti nating gawin is mag-ingat tayo, and kung kinakailangan, i-self-quarantine natin ang ating mga sarili. Okay? Para makaiwas tayo sa COVID-19 na yan, kasi, you know, ang dami nang na-affected, ang dami na apektado sa COVID-19 na to, especially dito sa Korea, not only in Korea, over the world, sa Italy. And we're praying na sooner talaga mawawala na yung virus na yan. So, I'll see you guys later kasi I'm driving right now, and yeah. Hindi sila nakapanik ba yung dito ng saging at dami. Daming stock, guys. Paano sila nagpa-panic buying dito? Ang dami na mag-stock. Sa Pilipinas lang talaga nagpa-panic buying. Sa totoo lang. Dito, wala lang. Parang wala lang sa mga tao. Tingnan. Marami pa rin stock. Hello guys, and I'm back. Tapos na tayo sa ano guys, sa Home Plus. And wala naman nag-panic buying. Panic ay shopping, marami. Anyway, nagpunta na ako doon, galing na pala ako doon. And wala naman akong nakita na may mga nagpa-panic buying, ang dami namang mga pwedeng mabili doon, and yung mga tissue, sobrang dami ng mga tissue. Nakakaloka. Hindi na ako masyadong nag-film kasi nga may sound. So yun. Ngayon, pupunta naman tayo sa Daiso kasi bibili tayo ng tape kasi mag-box tayo sa Pilipinas. Magpapadala tayo sa Pilipinas, dahil bibili tayo ng tape. So, yan. Samahan nyo ulit ako. And then, let's go. Yung Daiso. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan yung Daiso. Malaki nyan, guys. Malaki. Sobrang maluwag. So, dyan ako pupunta. And eto naman yung mall, E-Mart. And doon naman sa kabila, yung mall ng Home Plus. So magkakalapit lang sila, and malapit lang yung bahay ko dito, mga 10 minutes away, ay 10 minutes drive. So ayan, no worry. Kapag may sasakyan ka, no worry, mabilis lang. So umalis ako sa bahay ng magpo-4 na kanina, and for ano na ngayon, for 45. So wala pa akong isang oras. Ba't ayaw? Ayan, busy si kuya. Ayan, so on the way na tayo. Let's go. Hello guys, hindi na ako nagpunta ng Daiso. Kanya ko tumang kulit. Ne. Hindi na ako nagpunta ng Daiso kasi walang maparkingan. Pupunta na ako ng dun sa malapit sa bahay. Yung Daiso malapit sa bahay, dun ako pupunta. And then, yun. Kasi bili ako ng tape, kailangan ko ng tape kasi kailangan ko nang itawag nito, ayusin yung box ko kasi sobrang dami na wala nang space sa bahay. And nagre-reklamo na rin yung may-ari ng bahay. So ngayon, So ngayon, nag-take out na lang ako guys. Ay, nalalaglag sa McDonald's. And ayun, papunta na tayo. Paalis na tayo, uwi na tayo. Umaya na ulit. So ayun, hindi na ako dumaan ng Daiso kasi nga walang maparkingan. And sobrang dami ng mga ng sasakyan. Alam mo yung mga tao dito, hindi sila nagpa-panic. Hindi sila nagpa-panic dito, nakakaloka. Pero anyway,
Ayun, pauwi na tayo, guys. And then pagluluto ulit tayo ng pang-dinner. Yan ang pwede nating gawin ngayon. Luto-luto. And then yun. And then nag-take out pala ako sa McDonald's kanina, ito. Para sa anak ko kasi gustong-gusto niya yung hamburger. Gustong-gusto niya yung hamburger. Hamburger. Tapos may cola. Ang tagal ko lang hindi uminom ng cola. Kakaloka. Ulala. Ang hirap mag-drive. Maraming sasakyan.